94 sa inyong mga radyo para sa Diyos, para sa Paya Ito, ang himpilang Bidongin Pamores. 1494 sa inyong mga radyo para sa Diyos, para sa Paya. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن لحبو ننفابوري أي فرلمان سألله سبحانه وتعالى نسيبون فمنعون nang lahat at lahat po ng nila. Pinupuri po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kayo po ng mga kamusliman ay sadyang kanyang ginabayan sa matuwid na landas ng buhay. Ang sino man na kanyang patnubayan sa matuwid na landas ay walang sino man ang makakapagparigaw. At ang sino man na kanyang iligaw ay walang sino man ang makakapanggapay sa matuwid. Kung kaya, mga kapatid sa pananampalataya, ay ganun na lamang po dapat ang pasasalamat ng Muslim at mga papuri ng Muslim sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po ay kanyang nilikha na mga Muslim na namumuhay sa matuwid na landas. At ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin. Maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kanyang alipin at subo. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakay Propeta Muhammad. Sampu ng kanyang mga pamilya, ganun din po ng kanyang mga kasamahan. Para po sa aming mga kapatiran sa pananampalataya, ipinaparating po namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para naman po sa aming mga non-Muslim listeners, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ay nandirito na naman tayo sa isa na namang episode ng programa natin na napapakinggan tuwing araw ng Sabado at Linggo. Ang programa po natin na laging pinapakinggan ng mga kapatiran sa pananampalataya na nangangalap ng kaalamang Islam. Ang programa po natin na wala iba kundi ang Islam ang Solusyon. Ito po ang programa na nakapakinggan tuwing araw ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Dito lamang sa talabihitan ng DWSS 1494 AM or radio. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gimba. Para po sa inyong mga katanungan, komento o sugestyon, pwede kayong mag-text 0919-6943-095. Ulitin po natin. 0919-6943-095. Ang programa po ito ay isang kagandahang loob na hatid po sa atin ng The World Islamic Call Society ng bansang Libya. Sige po mga kapatid, at atin na namang talakayin ang
isa na namang napakamahalagang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito. Lagi po natin ito ritong natatalakay. Opo, mga ilang beses na kaya ito natatalakay natin ang paksa ito. At kinakailangan ay paminsan-minsan natin tatalakayin dahil tila baga ang Muslim ay nakakalimutan niya ano ang haram. At dahilan sa pagkakalimot ay tila baga umi-invento ang Muslim kahit na haram gagawin halal. Dahilan sa ang Muslim ay makakalimutin pagkaramang ilang buwan lamang nakakalimutan, kung kaya may mga mahahalagang paksa na kailangan pong ibalik natin muli sa mga tagapakinig na kamusliman. Upang minsan pa ay mabigyan sila ng paalaala. Nang sa gayon baka manatili sa kanilang kamalayan at isa buhay nilang iwasan ang isang bagay po na halal, mga kapatid. Opo, mga kapatid, sa pananampalataya, pwede po kayo mag-text sa numero na yan sapagkat live po ang ating lecture at hindi po pwedeng tawagan po. Opo, pag ating in-entertain yung telepono o kaya cellphone tawag po ay mawawala po sa linya ang ating tinatalakay, mga kapatid, sapagkat live po ang ating lecture. Okay? Usually, sa ibang mga programa po ay pwede kang tumawag, ngunit sa programa po natin na lecture type, pag in-entertain po natin ang caller, ay minsan po nawawala sa forma. At nasasayang po yung mga minuto na binabayaran natin sa programang ito, na istasyon ito. Kaya po ay text, pwede po magtanong. At sasagutin na inyo paglingkod pagkatapos po ng programa. Mahalagang topic po mga kapatid sa pananampalataya na kinakailangan ay matutunan po ng bawat Muslim na tagapakinig. Ano ba ang tinutukoy natin mga kapatid sa pananampalataya? Tungkol pa rin po sa paulit-ulit na inilalason sa kamalayan ng kamusliman ang tungkol po sa mga CD, VCD, DVD, mga video tapes, mga musical tapes na ina-download dyan sa inyong mga cellphone, mula dyan sa mga tindahan, opo, mga mall at kung saan-saan. Ano ba ang ruling ng Islam tungkol dyan sa mga panuurin na ngayon ay laganap sa tindahan, mga bahay, mga komunidad ng kamusliman? Ano ba ang rulings tungkol sa mga videotapes, music tapes, kasama ng CD, VCR, VCD, DVD, marami pa? Ito po ay patuloy na lumalason sa kamusliman hanggang sa ngayon, araw-araw. Kaya, kahit na natalakay natin, ay muli natin tatalakay at baka sakali po tumalab sa konsensya. Baka sakali po tumalab sa budhi, konsensya ng isang Muslim. Nais lang natin bigyan ng paalala bago natin talakayin ang puntong ito. Na huwag po sana magagalit ang sinumang mahahagingan. Hindi po ang layunin nito ay manakit ng damdamin, kung hindi bilang mapagmalasakit na Muslim, ang layunin lamang ng programa ito ay mabigyan ng patnubay, mabigyan ng paalaala, reminder ang bawat isa. Nasa sa inyo na po magpasya. Ito po ay para po sa ikabubuti ng bawat isa. Sige po at ating talakayin. Alam mo ba ninyo, katulad po ng ating sinabi, halos bawat bahay ng kamusliman ay napapasukan ng ganitong klaseng mga materyal. Halos kahit saan, ang mga kamusliman ay nagbebenta ng ganitong klaseng mga materyal. At nakakalimutan ng isang Muslim ang isang mapanganib na maaaring maidulot sa kamalayan ng Muslim
sa tahanan ng Muslim, sa lipunan ng Muslim, sa mga komunidad ng kamusliman, ng ganitong klaseng mga material na bumubunok sa isipan ng kamuslimang kabataan, pati na rin po kamuslimang katandaan, na maaaring mapunta ang kamalayan ng kasalukuyang kamusliman sa immoralidad. Nakuha natin mga kapatid. Kaya mag-take note po ang mga kapatid natin sa pananampalataya sapagkat muli ay minsan pa nating bibigyan ng mahalagang punto ang rulings ng Islam tungkol sa ating mga nabanggit. Kaya pakinggan po muli, lalo na po doon sa mga nanimisinterpret nila yung ating mga lecture. Pati ba naman daw blanco na CD, haram daw. Hindi nila alam. Hindi naman natin isinasali yung mga walang laman na CD. Ang tinutukoy natin, ano ang laman ng CD? Awayan kung kung laman ng CD mo eh, pagbabasa ng Quran, ay hindi kasali yun. Kung ang laman ng CD mo ay tungkol sa Islam, tungkol sa mga hadith, tungkol sa Sahih al-Bukhari o ano lang, mga sources, ay hindi po kasama yun. Iba ang ating tinutukoy. Yan mga naglipa na dyan sa palengke, na mga binibenta sa bangketa, yan po ang tinutukoy natin. Sige po, Islamic ruling number one. Take note kayo. Opo. Nais din natin ipaalala sa ating mga kapatiran na ito po mga rulings na ating tatalakayin sa himpapawid ay hindi po ito mga rulings ng inyong abang lingkod. Lalo hindi po ito rulings ng programa ito. Kundi ito po ay mga rulings, mga fatwa, mula po mismo sa mga highly respected Islamic scholar sa buong mundo. Recorded ito sa mga aklat ng fatwa. At ito po ay ipinaparating lamang sa inyo ng programang ito. Ibig sabihin, ang programang ito ay isa lamang pong instrumento para maiparating sa kaalaman ng kamusliman ang mga fatwa, rulings, na kinakailangan kanilang matutunan upang maisabuhay ng Muslim ano ang tama at maiwasan ano ang masama. Ruling number one. What is the ruling tungkol sa pagbebenta? O kaya pagbili, o kaya pakikinig, o kaya panunood sa videotapes, kasama ng CD, kaya ng video eh, panuurin, opo, videotapes, including CD, mga VCD, at kung ano man, mga high-tech na kagamitan. Ano ang ruling sa mga panuurin na iyan na naglalaman ng tatlong elemento? Makinig kami. Naglalaman ng tatlong elementong ating babanggitin. Ano itong tatlong elemento na ating babanggitin, kapatid? Una, halimbawa yung pinanunod mo ay nandoon alinman sa tatlong elementong ito. Una, uncovered women. Mga kababaihang lantaran ang kanilang mga awrat. Yung mga bahagi ng katawan na dapat ay takpan, ay nakalantad sa paningin ng kalakihan. Ganon din ang mga awrat ng kalakihan. Yan po, mga kapatid, ang ating tinutukoy. Ha? Yan po mga kapatid ang ating tinutukoy. Yan ang unang elemento. Kapag yung nahawak mong CD na pinanunood mo ay nandoon na pinanunood mo ang mga awrat, nakikita mo yung pusod, yung dibdib, yung batok, o kaya yung uncovered na mga hita, o kaya anumang bahagi ng katawan ng babae na haram, bawal ipakita, siyang mga nakikita mo, ano ang ruling? Sino nagbigay ng ruling? Wala pong iba kundi ang
dating Grand Mufti ng Saudi Arabia ang yumaong Sheikh bin Baz. Naway kahabagan siya ng Allah at ang ating source Fatawa Islamiyah. Volume 4, page number 427 for your complete reference. Pangalawang ilunto na ikita doon ay napapanood mo ang mga kung tawagin ay love stories. Mga kwento ng pag-iibigan, ng mga illicit affairs, mag-boyfriend, mag-girlfriend, o kaya magkalaguyo. Kabit ng lalaki o kabit ng babae sa wikang kanto. Yan ang pangalawang elemento. Ano ang ruling? Ano ang verdict? Ano ang fatwa ng Islam tungkol sa mga panuurin na naglalaman ng elementong ang mapapanood mo ay relasyong bawal? Pangatlong elemento. Alin man dito sa tatlo na ito kapag naglalaman ang pinanood mo, ano ang ruling ng Islam? Pangatlong elemento. Ayaon pong pinanood mo na naglalaman ng performance of passion. Mga maaalab, mga marugdug na eksena ng sagupaan ng dalawa, lalaki at babaeng kanilang ginagawa at pinapasambulat ang naglalagablab sa kanilang mga dibdib. Ibig sabihin sa salitang simpleng-simple, mga eksena ng halikan at mga pagtatalik. Kapag yaong tatlong elemento yan na nabanggit ay nakapaloob sa iyong pinanonood, ano ang ruling ng Islam tungkol sa pagbebenta ng bagay na iyan o kaya pagbibili ng bagay na iyan o kaya pakikinig o kaya panunood sa bagay na iyan? Ano ang ruling sa Islam? Ito po ang ruling. Ipasahin natin. It is forbidden to sell these tapes. Kasama ng CD. Bawal na ipagbenta mo yan. Bawal na inegosyo mo yan. Kapag naglalaman ang tatlong elementong yaon ang iyong ibinibenta po na CD, yan po ay haram. Bawal. Ibig sabihin po ng bawal sa Islam, may parusa sa kabilang buhay. Doon pa lang sa puntod, doon pa lang sa libing. At ganoon din po sa araw ng paghuhukom. Lalo na po sa kabilang buhay, doon po sa impyernong apoy, ipatitikman ang masuwayin doon sa kanyang ginagawa na haram. Bawal. Number two, fatwa. It is forbidden, haram, bawal, to buy these tapes. Kasamang CD. Bawal na ibenta, bawal na bilhin. Pangatlo, it is forbidden to listen. Number four, it is forbidden to look at. Bawal pakinggan mo ang mga bagay na yaon na ang laman ay uncovered women, love stories, performance of passion. Tatlong elemento ng pangkablukan ng moralidad. Hindi mo rin pwedeng panuurin. Bakit? Bakit hindi pwede? Dahil these particular kinds of materials can lead to fitna. Fitna, ibig sabihin evil, temptation, tukso. These materials can lead to moral corruption. So, ito pong panunuuring ito na ikaw na nagbebenta ang naging dahilan bakit nabili ng mama. Ikaw naman na bumili, bakit ka bumili? Ikaw naman na nakinig, ikaw na nanood. Ito po sama-sama. Ito ay haram. Ibenta, haram. Bilhin, haram. Pakinggan, haram. Panuurin.
ang CD na naglalaman ng tatlong elemento yaon, ulitin natin, unang elemento, lantad ang mga aurat ng babae, ganun din ang lalaki. Pangalawa, mayroong laman na kwento ng pag-iibigan ng mga bawal na relasyon. Pangatlo, ay mga marurugdug na mga eksena ng halikan at mga pagtatalik. Haram, ibenta. Haram, bilhin. Haram, pakinggan. Haram, panuorin. Ngunit sa panahon natin ngayon, lantaran sa bangketa na ginagawa ng mga kapatiran natin sa pananampalataya, ang pagbebenta, ang pagbibili, ang pakikinig, ang panunood sa bagay ng ito na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa nilang hanap buhay. Dito po nalasun ang moralidad ng Muslim. Moralidad, ibig sabihin, kamalayan tungkol sa ano ang tama at ano ang mali. Kapag nalasun ang kamalayan mo tungkol sa anong tama at anong mali, nangangahulugan, hindi mo alam anong tama at hindi mo rin alam anong mali, kaya nangangapa ka. Ang pangumuhay mo, pangangapa sa dilim. Ano po ang dagdag pa ng fatwa na ating pinagbabatayan? Ito po ang kanilang order of command. Number one, ipinag-utos ng ruling na yaon na obligatory para sa iyo. Lalo-lalo na po kung ikaw ang ama ng tahanan. Ikaw ang padre ni pamilya. Ikaw may control ng pamilya mo. Ikaw po ang unang tapangin. Kung kaya obligado ka na kapag mayroon nito sa loob ng tahanan mo, ay sirain mo para huwag nang mapanuuran mo. Sige, halimbawa, kumuha ka ng martilyo o kaya kumuha ka ng anumang bagay na ikawawasak ng mga material na ito na mga material ni Iblis, mga material ni Shayatan, upang nang sa gayon huwag mapanood ng mga mahal mo sa buhay. At pangalawa, obligado ka na pagsabihan yan ang mga gumagawa ng ganitong klaseng negosyo. Pagsabihan mo yung kapatid mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung kakilala mo, pagsabihan mo ito po ay haram. Itong bagay na tulad nito ay haram. Bawal ito sa atin na mga Muslim. Dahil ang maidudulot nito, nabubulok ang moralidad ng kamusliman, nasisira ang image ng mga Muslim. Ang nagiging image ng Muslim ngayon ay CD, BCD, DVD. Kaya po, BCD, DVD. Ha? Ano Muslim? Ah, DVD. Nagiging, ano ang dating? Ng isang mamamayan na marangal sa paningin ng Allah, the best among all mankind. Itinuturo ninyo ano ang mabuti at ipinagbabawal ninyo ano ang masama at nananampalataya kayo sa Allah. Kayong mga Muslim ang the best among all nations. Ngunit ngayon ang image mo ay DVD, BCD, CD, ano ka? Number 3, dagdag pa ng fatwa. It is obligatory to shut down these corrupt materials. Opo. Kaya obligasyon mo yan. Hindi po pwedeng panunuorin, titingnan mo lang. Gumawa ka ng something. This is for the betterment. Para po ito sa ikabubuti ng mga Muslim. Lalo na ng mga Muslim na nakakalimo na buong akala nila wala ng iba pang paraan na ikabubuhay sa ibabaw ng lupa kundi ang magbenta ng ganitong klaseng mga material. Idagdag mo ba mga pirated yan? Nakakaw yan mula doon sa kung sino mang orihinal na nag-invento. Another source ng pagiging haram yan. Nakaw, pirating. Po. Hirap na gumawa ang isang tao. Matapos siya, pinirate mo lang, isang minuto lang. Isa pa, it is obligatory to protect your family.
laban sa ganitong klaseng masasamang impluensya. Hindi mo dapat papapasukin sa tahanan mo yung mga ganyang klaseng makakalason. Alam mo, walang epekto. Sasabihin mo, hindi, konti lang naman, panunood lang naman, action lang naman, barilan na lang naman, ano ka? Dito po nagsisimula sa mga maliliit na bagay, yung mga malalaking damage. Unti-unti, hindi napapansin, hindi nararamdaman, palaki ng palaking damage. Yung unti-unti na yan, diyan nagmumula ang ikaw wawasak ng moralidad. Ngunit ito ang isang problema. Huwag po kayong magagaling, mga kapatid, sa pananampalataya. Bato-bato sa langit, huwag na matalik. Pasintabi sa mga kapatid sa pananampalataya. May ginagalang. Ito ang isang problema. May makita ka na isang grupo, halimbawa. Nagpatayo sila ng grupo. Inirehistro nila sa SEC, Securities and Exchange Commission. May presidente, may vice presidente nga, nag-election sila, may sekretary, kumpleto. At nagpatayo sila ng muski. O kaya nagpatayo ng madrasa. Then magsisimula sila ngayon manulisin. At alam mo ba, kasama sa pinupuntahan nila para magsumisip, ito mismo mga nagbibenta ng haram. Mga sili na ang laman ay haram na ibenta, haram na bilhin, haram na pakinggan, at haram na panuurin. Ano ang implikasyon kapag ikaw na nangangaral sa Islam, ikaw na ustads, ikaw na maalam sa Islam na nagpapatayo ng muski o kaya nagtuturo o kaya nagtayo ng madrasa, ay dito ka magsusulisit ng donasyon sa alam mo na ang negosyo niya ay ikapupuot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aba, igagawin ka na ebidensya ng mama. Sasabihin niya, kung mali itong aming ibinibenta, bakit si ustads ganito pumunta sa amin at humingi ng donasyon para magpatayo ng muski? Gagawin ka ng mama na ebidensya, dalil, gutawain. Kung mali itong ibinibenta namin, bakit humingi sa amin yung magpatayo ng muski? Bakit humingi sa amin yung mga nagnamamahala sa madrasa at sinusilduhan namin yung kanila mga guru? Kung mali itong aming ginagawa? Upang lang sa gayon, kapatid, ang isang mali ay nagiging mukhang tama kapag ganun ang ginawa mo. Pasintabi po, huwag nagagalit. Okay? Paalala lamang po yung ating programa. Ngayon, mayroon tayong mga kapatiran. Nasasabihin nila, kaya namin ito napasukan ay dahil sa higpit ng pangangailangan ng kahirapan ng buhay. Wala sila may pambili ng gatas, bigas, at kung ano-ano pang basic needs sa pamumuhay sa minila. Ibig sabihin, dahil sa takot sa kahirapan ng buhay, kumapit sa patalingin, kahit haram. Para po sa inyong kaalaman, mga kapatid, sa pananampalataya. Ito ang mensahe ng programa ito. Makinig. Wag na wag mong katakutan ang kahirapan ng buhay at wag na wag mong katakutan ang walang maisain. Ang katakutan mo ay ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at iya po bibigyan kanya ng ginhawa. Iwasan mo ang ikagagalit niya sa iyo at bibigyan kanya ng ginhawa. Hindi nagsisinungaling ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nang sabihin niya sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. At ang sino mang mahintatakutin sa Allah, bibigyan niya ito. Ang sino mang mahintatakutin sa Allah, paaalpasin niya ito sa kanyang mga problema.
apang kakaluuban niya ito nang kung mula saan ay hindi nito inaakala. Chapter 65, verses 2 hanggang 3. So, ibig sabihin, pairalin mo ang pagiging mahihing tatakutin sa Allah at magtinda ka ng chinelas, ng sapatos, ng gulay, magtinda ka ng kung anong marangal na hindi ikagagalit ng Allah at tiyak anong problema mo, tutulungan ka niya. Makakaalpas ka, maaalpasan mo anumang pinapasan mo at darating sa iyo ang kanyang tulong mula sa kung saan may hindi mo in-expect. Hindi mo nakala sa lumang galing, bigla na lang dumarating sa iyo ang mga pagkakataon na magiging tulong para maalpasan mo ang problema mo. Tandaan mo, we do not justify haram business with poverty. Hindi natin pupwedeng gawin sangkalan na dahilan ang kahirapan ng buhay upang ang haram gagawin ng halal. Ang pupwede lamang maging permissible ang haram ay only when it is a matter of life and death situation. Kapag ang sitwasyon ay nakabingit sa buhay at kamatayan, diyan lamang pupwedeng permissible ang isang haram. Pero hindi naman life and death situation. Pwede ka naman magbenta ng kangkong. Pwede ka naman magpalapiko dyan sa kalsada, mabubuhay ang pamilya mo. Bakit ka sumusunggab doon sa magbenta ng haram? Ay sapagkat gusto mo milyon kagad, isang oras lang. Gusto mo bigla yaman. Kaya ayaw mo magsunod ng balat. Ayaw mo ang anak buhay na halal. Gusto mo anak buhay na haram kasi gusto mo yaman bigla. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalataya, ang takot sa Allah at hindi takot sa kahirapan ang magbibigay ng daan at ginhawa sa ating buhay. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At ang sinumang maging tatakutin sa Allah, bibigyan niya ito ng ginhawa sa kanyang mga gawa. Chapter 65, verse 4. Mula po sa Quran al-Karim. Nakuha mo, kapatid sa pananampalataya, siguro naman maliwanag. Those businesses involving disobedience to Allah makes your daily affairs difficult. Maliwanag sa hindi. Kahit na makamit mo pa ang limpak-limpak na salapi, kung ang halat buhay mo ay ikinagagalit sa iyo ng Allah, kung ang halat buhay mo ay minuminuto sigusigundong na pupuot sa iyo ang Panginoong Allah, the more the disobedience, the more the difficulty, habang dumarami ang iyong mga paglabag sa kaluuban ng Allah, kahit na dumarami rin ang iyong salapi, ay lalo namang dumarami ang pabigat na pinapasan mo sa buhay araw-araw, kapatid. Kaya huwag mong sasabihin, dumarami ang pera mo, kartun-kartun ang pera mo ngayon, kaya lang ang problema mo naman, bundok-bundok. Anong panalo mo? Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, hindi ka matahimik sa kaliwat ka ng problema, ng pabigat ang buhay mo dahil araw at gabi, minuminuto ang nakapaligid sa iyo na hanap buhay ay ang ikinapupuot sa iyo nang lumikha ng iyong mga mata, nang lumikha ng isip mo, nang lumikha ng umitintig mong puso. Nasa halip na sundin mo ano ang tanyang ikagugusto sa iyo, ang sinusunod mo ano ang tanyang ikapupuot sa iyo. Ha? Tandaan natin. If you live a life of taqwa, your daily affairs will be blessed with ease and comfort. Kapag ikaw ay mamumuhay sa pamumuhay na takot sa Allah, mahimong tatakutin sa Allah, gagawin mo ang lahat ng paraan, huwag lang lumiko at lumihis ng landas. Gagawin mo ang paraan, huwag lang makagawa ng ikagagalit ng Allah. Maniwala ka kapatid, gagawin naman ng Allah ang kanyang obligasyon sa iyo. Gagawin niya na magaan ang pamuhay mo. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. And whoever fears Allah,
He will give him ease in his affair. Chapter 65, verse 4. Ang sino mang mahintatakotin sa Allah, gagawin niyang magaan ang pamumuhay nito, ang mga gawa nito. Umama, ang mga gawa niya sa buhay, gagawin ng Allah na magaan. Yung problema mo, gagawin na magaan. Chapter 65, verse 4, mula po sa Quranul Karim. Kaya, ang reminder ng programang ito, di na bagay magdildil ka sa asin at kang kumuulam mo kung ang buhay mo magaan at mapayapa, nakakatulog ka ng mahinding, aanin mo yung limpak-limpak ng milyon na hindi ka makakatulog sa takot, bagabag ng kalooban at problema. Kaya manili ka. Pangalawang ruling. Dumako na po tayo sa number 2, Islamic ruling. What is the ruling on musical tapes? Mga tugtugin. Ano ang hukom ng Islam dyan sa mga tugtugin po? Na i-dina-download sa inyong mga cellphone. Pumupunta po kayo mo sa mga mall. May mga computer shop dyan. At mayroon silang mga musika at kantahan na i-dina-download sa inyong mga cellphone. O kaya bibili ka ng CD na ang laman ay tugtugin at kantahan at iba pang mga high-tech na mga kagamitan. Ano ang ruling ng Islam? Makinig ang maigi kapatid. At ating hihimay-may na naman minsan pa. Bagamat na himay-may na natin ito noon, muli nating hihimay-may sapagkat kailangan talaga. Na muli at muli ay ipaalaala sa Muslim na nakakalimut ang gamang nakakalimutan na haram. Ano ang ruling ng Islam? Singing, music, na naglalaman ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, anim na elemento. At kapag naglalaman ng anim na ito, ano ang ruling at sino nagbigay ng ruling, saan matatagpuan ng ruling, ang nagbigay po ng verdict or ruling or fatwa, Sheikh Ibn al-Taymin. Source natin, Fatawa Islamiya, volume 4, pages number 428 hanggang 429. Ito po ang ruling. Kantahan, tugtugin, musika, na naglalaman ng anim na elemento. Isa man dito sa elemento, ang nilalaman ng iyong kantahan. Ito po ang ruling sa Islam. Number one, nilalaman ng pinakikinggan mo ay nag-aanyaya sa mga tagapakinig sa kawalan ng kahihiyan. Haha. Inaanyayahan ka, iniimbita ka, hinahatak ka, inuudyutan ka sa mga gawaing pang kawalan kahihiyan. Ano kaya? Anong ibig sabihin ng mga gawain na mawawalan ka ng kahihiyan? Halimbawa, dahilan sa paulit-ulit mong pinakikinggan, yaong awitin na umuudyok sa lalaki na huwag mo nang pansinin yung mga nakapaligid sa iyo, basta ang sundin mo, tibok ng puso mo, kahit maglampot singan kayo dyan sa kalsada. Pag-ibig ko nun, kahit nakakahiya, ang mahalaga, sundin mo raw ang tibok ng puso mo. Gawin mo kahit nakakahiya. Ang tawag riyan, kantahan na umaanyaya sa nakikinig sa mga gawaing kawalan ng kahihiyan. Kapag naririyan yan, yan ang unang elemento sa pinakikinggan mo. Pangalawang elemento, pagkatapos natin matalakay anong elemento, anong ruling sa Islam? Kapag ang pinakikinggan mong CD ay naririyan itong anim. Pangalawa, na elemento matatagpuan sa pinakikinggan mo ay mga kabulukan ng moralidad. Ibig sabihin, dahilan sa pakikinig buti sa tugtugin na tungkol sa bawal ng relasyon ng lalaki at babae, hindi mo na alam ano ang masama, ano ang mali. Hindi mo na alam na ang pakikipagrelasyon bawal ng lalaki at babae ay hindi na masama. Pareho na sa'yo ang masama at mabuti. Pareho ng paningin mo, ibig sabihin, nalason ang iyong kamalayan sa punto ng moralidad. Corruption of morality. Yan ang pangalawa na elemento. Pangatlong elemento na matatagpuan mo sa mga tugtugin ngayon ay iyong mga paglabag sa kagustuhan ng Panginoon.
Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan sa paulit-ulit mo narinig yung tugtugin, halimbawa timsong ninyo, nung sino man, 10 years ago, magkahawak kamay kayo sa luneta, at binagsasaluhan niyo isang bawal na relasyon, ang mga gawain yan ay magpa-plusback sa iyo isang segundo lang pag narinig mo yung tugtugin ninyo. At kapag paulit-ulit mo naririnig yan, at nagkaroon ka mo rin ng chance, you will do the same, anong ginagawa mo noon, dahil naiprograma na naman muli sa iyong kamalayan na ang bawal na relasyon ay okay lang. You see? Ang inaalagaan po sa Islam, ang pinakapunto ng Islam sa mga pagbabawal na ito ay papaano protektahan ang moralidad ng lalaki at babae. Pangapat, na nilalaman ng mga tugtugin na ito ay spreading immorality between the two sexes, lalaki at babae. Pang-lima, pakinggan ninyo minsan, yung mga wording ng mga awitin ay may mga puno ng mga malalaswang salita. Mga salita po ng mga mahahalay. Yan ang pang-limang laman, at pang-anim na laman ay indecent flirting. Pakikipagrelasyon bawal. So nakikita mo, yaong mga tugtugin ngayon, mga kantahan ngayon, ang ginagamit nilang formula ng mga musical production companies. Ang ginagamit nilang formula ay kung tawagin triangle love affair. Dalawang lalaki pinag-aagawan babae, o kaya dalawang babae pinag-aagawan lalaki. Halimbawa, si lalaki na in love si babae lang na palang asawa. O kaya si babae na in love si lalaki, at si lalaki pala na lang asawa. Always like that. Ganyan, umiikot ang formula na ginagamit nila, flirting with women. Pakikipagrelasyon bawal. So, ano ang ruling ng Islam? Kapag ang pinakikinggan mo na tugtugin ay naglalaman ng ganyang klaseng mga elemento, sino nagbigay ng fatwa? Say ka iba na sa inin, ang kanong ruling, ang pagbili at pagbenta ng ganyang klaseng mga tapes ay haram. Pangalawa, ang pakikinig sa ganyang klaseng mga tapes ay haram. Binugin po siyempre sa CD. O ano na mga gamit. Ngayon, meron ng MP3, mayroon pang MP4. Pati na mga cellphone. Kapag ikaw nagpa-download sa cellphone mo, dyan sa MP3 mo, or MP4 mo, o ano man gamit mo na recorder, ng mga tugtugin katulad yan, na nilalaman yan in anim, o alaman sa anim na elemento na yaon, ang ruling ay ang bumili at ang magbenta ng mga ganyang bagay ay haram. Ang makinig ay haram. Bakit? Bakit bawal? Dahil it is destructive to the moral character. Nawawasak talaga. Alam ba, kantahan na yan, hindi nakaka-apekto? Sa akala mo yung nagustong-gusto mo, akala mo nakaka-enlighten, nagbibigay sa'yo ng pakiramdam na kaaya-aya, musika, hindi mo alam, mayroong iniiwanan yan sa'yo. Something. Upang lang sa gayon, ang masama ay nagiging mabuti sa bandang hulihan. Tulad ng relasyon bawal sa panin mo, basta nag-iibigan, okay na, kahit na sila ay hindi kasal. Pwede na mag-live-in. Immoralidad. It is harmful to society, therefore. It exposes the ummah to punishments. Opo. Na-expose ang Musliman sa parusa. Bilang karagdagan na po, parusa po sa impyerno po eh. Bilang karagdagan pa po, sa isa pang source, music and singing are instruments of Satan. Alam ba ninyo? Alam ba ninyo ano ang ending ng mga pinakasikat ng mga singers? Trahedya po. Kung hindi nag-suicide, namatay sa droga, kung ano man, mga trahedya ang kanilang kinahantungan. Satanic po. Bilang katibayan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Humigit kumulang, at sa mga tao ay mayroong yaong ginagamit ang mga walang kapararakan
na usapan upang iligaw ang mga tao mula sa landas ng Allah na hindi nalalaman at pagtawanan ito para sa mga yaon na kahanda ang isang anong Tagalog nito? Para sa mga yaon ay nakahanda ang isang masaklap na kaparusahan. Chapter 31 verse 6 o kung ang ibig sabihin, ang tinutukoy rito ayon sa mga Islamic scholars, ang tinutukoy rito sa mga walang kapararakang salitaan at sa mga tao ay mayroong yaong ginagamit niya ang mga walang kapararakang salitaan upang iligaw ang mga tao mula sa landas ng Allah na wala nang hindi nalalaman. At pagtawa nito, ayon sa opinion ng mga Islamic scholars, ang tinutukoy rito sa mga walang kapararakang salitaan ay music, singing, etc. at iba pa. Para sa mga yaon ay nakahanda ang isang kahamak-hamak na kaparusahan. Yung po ang tamang term. Ha? Kahamak-hamak na kaparusahan. Chapter 31, verse 6, mula po sa Quran al-Karim. Most scholars are agreed that idol talks are nothing but singing and music. And if mankind is he who takes idol talks to mislead men from the path of Allah without knowledge and make fun of it, for such there will be a humiliating punishment. Chapter 31 verse 6 mula po sa Quran al-Karim. Sayyidun Mas'ud radiyallahu anhu, ganun din ang kanyang sinabi. At mismo Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa banal na Quran at ang kanyang salita naka-address kay Shaitan tungkol sa musika anya. Wastafjid man istafa'ta minhum bisawtik. At gisingin mo sino man ang kaya mo sa pamamagitan ng iyong tunog. Chapter 17 verse 64 mula po sa Quran al-Karim. Komentary po ng mga scholar, the sound of music and singing ay shaitanic. One great scholar named Mujahid and others said the sound of shaitan is music and singing. Ngayon ang tanong, bakit? Ha? Sasabihin ng mama, ang ganda-ganda ng pinakikinggan daw niya. Tapos sasabihin mo raw, sound of me, itong singing and music ay sound of shaitan. Bakit daw? Bakit? Number one. Ito ang sagot. 1, 2, 3, 4. Nakasagutan. Number one. Nasagot. Karamihan sa mga awitin ngayon ay it talks about illicit love affairs. Pakinggan mo. Yung kwento, yung lyrics, pakinggan mo yung wording ng kanta na paborito mong pakinggan at analisahin mo ang mensahe at ang mensahe po, it talks about illicit love affairs. Ang pinag-usapan doon, bawal na relasyon. Hindi po ba? Hmm? Pakinggan mo maigi. Masakit na masakit, ang kaluluwang ni lalaki, na in love ki babae, kaso mayroon na asawa si babae. Kita mo yan? Illicit love affairs. May relasyon yung dalawa. Na nagsisisi si lalaki dahil nagkaasawa na si babae at ngayon ang kanilang relasyon, panakaw na lang. Papunta na lang sa mga pinagsasaluhang apoy. Pangalawa. Pangalawa. Pakinggan mo mga kantahan ngayon. What does it promote? It promotes sensual desires. Natural. Yung mga musical companies, yung mga production companies, ang gusto nila mabenta ang kanilang mga tugtugin at ang kanilang target emotion, the emotion of the people. Ngayon, paano nila makukuha ang emotion ng mga tao? Saan ang pinakasentro ng mga tao, puso ng tao, pag-iibigan? Nawala na ngayon yung mga makakata, nawala na yung poetry, pero naririyan pa rin sa music and singing. Yung wording na ang kanilang pinupuntarya ay ang emotion ng tao to promote sensual desires. Mga pagnanasa ng laman
kanyang tuyan. Ganun po yun. Kung marunong ka lang mag-analyze at umintindi sa pinakikinggan mong tutugin, tingnan mo na lang. Yung ating example kanina, pakinggan mo. Halimbawa, mayroon kang dati-rati, mayroon kang kalaguyo. 20 years ago, 20 years na, layo-layo na, mayroon kang Timson. Sa oras na marinig mo ang Timson ninyo, in just one plus of a moment, babalik siya bigla yung mga eksena na inyong pinagsasaluhan doon sa mga prebadong silid. Then kapag paulit-ulit mo narinig yung kanta na yan at paulit-ulit rin nagpa-plusback sa'yo yung ginagawa ninyo na haram, ginagawa ninyo bawal at ini-imagine mo, binabalik-balikan mo sa alaala hanggang sa enjoy na enjoy ka na habang binabalikan mo sa alaala isang gawain na bawal, kapag binigyan ka muli ng another chance to do it, napakadali na lang sa'yo gawin muli ang isang bawal. Na iprograma na sa kamalayan mo na tama at mabuti ang isang masama. Number 3, nasagot. Mga kantahan po ngayon, it describes kissing and the details of adultery. May mga kantahan na detalyado mula doon sa umpisa hanggang sa matapos. Pati na pagtatalik. Nakita mo? Number 4, it excites the listener to promote illicit relations. Ito po ang mga dahilan. Bakit sa Islam ipinagbabawal ang mga bagay na iyan? Ha? Hindi pagbabawal para hindihan, kung hindi pagbabawal para maiwasan ang anumang fitna, evil temptation. Ruling number 3, dumako na po tayo sa pang. Paratuloy, what is the ruling to the wealth earned from selling these materials? Ito mga tapes, ito mga CD. Halimbawa, nagbebenta ka dyan sa bangketa, sa tindahan, o saan mong pwesto, ibinebenta mo yan mga haram na CD na yan, o anumang gamit na napapanood ang tatlong elemento yaon, ano ang ruling tungkol sa pera na kinita mo? Sino nagbigay ng fatwa? Sayyid Ibn Uthaymeen, Fatawa Islamiyya, Volume 4, pages number 428 hanggang 429, ito ang fatwa. Number 1, it is a forbidden wealth. Ang pera mo ay haram. Bawal ang pera mo. Marumi ang pera mo. Yun ang ibig sabihin. Number 2, the wealth is not halal for the person who sells these tapes or CD. Bilang katibaan ng hadith, Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanahu. Katotohanan, kapag ipinagbabawal ng Allah isang bagay, ipinagbabawal din niya ang halaga nito. So kung bawal ang CD na yaon na naglalaman ng tatlong elemento na yaon, mga nakahubad, mga nakikita na aurat, mga kwento ng pag-ibigan at mga marurugdug na eksena ng halikan at adultery, kapag bawal yan at ipinagbawal ng Allah ang CD na yan, bawal din ang benta na pera kinita mula sa ganyang klaseng niya. Ano ba? Therefore, the money is haram money. Yung pera mo. Narinig mo, kapatid? Yung kinita mo ay haram para sa iyo. Linawin natin. Ha? Kaya kung sino man, huwag po nagagalit, sino man ang nahalinan, yumaman sa ganyang klaseng negosyo, simulan mo nang magtawa. Mag-repent, manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at talikdan mo ng ganyang klaseng negosyo. Kung gusto mo pa na makaligtas mula sa kumukulong apoy, mula sa naglalagablab na galit at buot ng Allah subhanahu wa ta'ala, hintuan mo na ang ganyang klaseng negosyo. At mag-repent, magtawba ka, magsisi ka, at magbagong buhay. Karami ng negosyo mapapasukan. Karami ng klaseng hanap buhay, mapapasukan. Naririyan lang sa tabi-tabi ang ikabubuhay mo, hahanapin mo lang. Bago ka pa isilang, nakatakda na ano ang ikabubuhay mo, hahanapin mo lang kapatid. Pwede mo lang hanapin sa marangal, malinis at halal na paraan. Ruling number 4. What is the ruling on renting shops to those who sell these tapes or CDs? Ano ang ruling? Fatwa. Halimbawa, may tindahan ka. Pinaupa mo.
doon sa alam mo na ang kanyang negosyo ay haram. Pagbebenta ng mga sidi na naglalaman ng tatlong elemento. Alin mo, pero kang tindahan, kung may pili o may bahay ka, may pwesto ka, pinaupahan mo doon sa mama. Na alam mo ang kanyang negosyo ay haram? Ano ang ruling sa Islam? Siya magbigay ng fatwa. Shaykh Ibn Uthaymeen, Fatawa Islamiyya, Volume 4, page 429. For your complete reference, what is the fatwa? Patungkol sa pagpapakupa ng mga tindahan sa mga yaong ibinibenta ang ganitong klase ng mga tapes o CD or VCD or DVD na naglalaman ng tatlong elemento. Tinutukoy natin, naglalaman ng tatlong elemento yung tinalakay natin kanina sa umpisa. Hindi natin tinutukoy yung CD na laman Quran. Hindi natin tinutukoy yung CD na laman ay hadith. Ang tinutukoy natin, CD o kaya VCD o anong manuuli o anong tapes na ang nilalaman ay ang tatlong elementong nabanggit natin kanina kung nakinig kayo sa umpisa. Anong ruling? Siyak mo, tindahan mo, ka-building mo, ka-bahay mo, inuupahan ng tao na ang kanilang negosyo ay CD na naglalaman ng tatlong elemento. Number one, fatwa. Patungkol sa pag-uupa sa mga shops ng mga yaong, ang doon sa mga yaong na ang kanilang ibinibenta ay ganitong tipo mga tapes kasama ng CD. Yan ay haram din. Ang pera mula sa upa ay haram na kwarta. Bakit haram? Bakit bawal? Hindi ka naman nagbebenta. Hindi naman ikaw ang garitsang nagbebenta. Bakit haram? Ay bay, kasabwat ka. Ha? Kung naibans ka. Tinutulungan mo siya sa gawain kasalanan, tinutulungan mo siya sa gawain ikadagalit ng Allah, wala ta'awalu alal ismi wal udwan, at huwag magtulungan sa kasalanan at paglabag. Chapter 5, verse 2. May tinutulungan mo yung mama. Isa sa paraan ng pagkikipagtulungan sa kasalanan at paglabag ay ang may-ari ng bahay, ang may-ari ng building, o kaya ang may-ari ng tindahan ay pinauupa niya ang kanyang tindahan doon sa mama na ang kanyang negosyo ay magtinda ng CD na bawal. Tinutulungan mo. Alam na alam mo ang negosyo niya eh. Bakit ka pumayag? Kasama ka kung naibang ka. Hmm? Sa krimen. Krimen laban sa kaluban ng Allah. Opo. Maliwanan po ba? Kaya linaw-linaw po ng ating topiko. Dapat itong topiko natin ay marinig ng maraming kamuslimahan. Dahil laganap na po ngayon sa buong Pilipinas, halos lahat ng bahay ng Muslim na may TV, mayroong CD player, halos lahat ng mga bahay ng kamusliman ay napapasukan ng ganitong mga material. Kung kaya dapat marinig ng kamusliman ang ganitong klaseng lecture o kaya khutbah. Hindi para saktan ang kaluuban mo, kapatid, kundi ay to educate the people. To stop this matter in destroying the minds of the people. Ito pong layunin natin. Para matigil itong kampanya ni Shaitan sa pagwasak sa kamalayan, matinong kamalayan ng kamuslimang komunidad. Yan pong purpose natin. To educate the people. Kaya huwag po nagagalit. Bato-bato sa langit. Huwag nagagalit ang mahagingan sapagkat ang layunin lamang po ng programang Islamang Solusyon ay mabigyan ng solusyon ang pinapasang problema ng komunidad at natapos na naman po ang isang oras na ating pinagsaluhan sa gawain kabutihan. We are only doing our job. Trabaho lang po. Walang personalan. Trabaho sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala to remind the people. We do not intend to offend anybody. We are only concerned for the betterment of all. Para po sa ikabubuti ng lahat. Para maiwasan ang mga immoralidad. Ito po muli ang programang Islamang Solusyon na papakinggan tuwing araw po ng Sabado at Linggo. Sa ganap na oras, alas dos hanggang alas tres po ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya Salim Gimba. Para po sa inyong mga katanungan, komento o suggestion, 0919-6943-095. Ulitin natin,
0919-649-4305. Ang programa po ito ay kagandahang loob na hatid po sa atin ng The World Islamic Call Society ng Bansang Libya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At muli po sa aming mga kapatiran sa pananampalataya, ipinaparating po namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito ang hibilang hindi sa mga ito ay kasosin na 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 ito ay kas